So guys, what's up? It's your boy Papa Dudoy. So for today's video guys, magseselekto tayo ng mga mail para i-jar natin. So sabayan nyo ako, samahan nyo ako. Mamimili tayo ng mga mail betas. Ayan, puro grizzly lang yung i-jar natin ngayon guys. Kakadagdag ko lang ng tubig neto. Tapos nagbawas na ako konti ng dumi, pero may mga dumi pa rin. Okay lang yan, at least may bagong porsyentong tubig yung sa tub nila, sa trapan natin. So importante guys, na kailangan na mag water change kayo at least once a week or twice a week para naman masaya yung ano, mga beta ninyo. Kasi alam nyo guys, makikita ninyo yan, mapapansin ninyo yan, yung parang masaya yung mga beta ninyo kapag nakapag water change, yung bagong tubig sila. So ayun, kakaano ko lang din nito, kakapakain, pero ngayon magseselect na tayo para sa ating jarring. Kasi ito yung mga ano natin sa mga bunot-bunot guys, ito yung pamimili natin sa mga bata. Yan oh, pwedeng-pwede na to guys. Dami-dami pa din ng ano natin guys oh. Dami na ito, yun. So yung iba patay na, pero papakain pa rin natin yan sa mga guppies, ganun. So balik na tayo dito guys, kasi madami-dami din ito, isi-select natin. So turuan ko kayo kung paano i-identify yung male and female. Unang-una mapapansin nyo sa top view guys, no, nasabi ko na din to pero sasabihin ko ulit. Sa top view, kung gusto nyo sa top view makita, so mapapansin nyo yan, eto halimbawa eto, mas malapad siya tignan. Yan o yan, 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 malapad siya, diba? So sa top view, ang mga female ay malalapad, female. Gaya nito, oh, maninipis yan, kumbaga payat siya. Sa maninipis, unlike sa mga female. And then second, natitignan ninyo yung mga anal fin, no? Doon din yun ninyo mapapansin na mas malalapad yung tail, malalapad yung sa male. Sa female naman, eto gaya nito mga female, yan, diba, hindi masyadong malapad yung anal fin nila, yung mga fins nila, yan. Pansin nyo na malalapad yung tail niya, yan yung male. So pangatlo, so pwede nyong tignan ay yung mga chan. So mapapansin niyo mga chan ng mga female, may mga puti yan. Puti siya na tuldok. So ang tawag dyan ay egg spot. Yan, tawag dyan egg spot. Okay guys, so sana may natutunan kayo for today's video. So ayun guys. So tignan natin yung mga nakuha natin. Ay, medyo madami-dami na din, yun eh. Pero kukuha pa tayo. Pabalikan ko kaya. Ito na yung mga nakuha natin. Yan o, pwede na i-jar. Yan. Ano mo yung i-jar natin ngayon. So dito natin ilalagay sa mga bote na to. Yan. Lagay lang natin dito kasi wala tayong imbudo na gagamitan. So mga nagsasabi dyan na ang liit naman. So, ang liliit ng mga pang-jarring. So based naman sa experience ko guys, as long as malinis yung tubig, okay na okay sila dito. So every 2 days ako nagwa-water change dito, nagtatanggal ako ng dumi and then nilalagyan ko ng bagong tubig. So okay na okay lang ang mga beta dito guys, kapag dito mo nilagay, kahit yung ano, sa lapad tsaka sa mga ganito. Pero kung meron naman kayong mga 1.5, maganda yun. Tsaka yung mga 4 liters or 7 liters na mga plastic gaya nito, yan. So hindi lang din sa wala akong choice na napaglalagyan ng mga beta na to. So ayun, kahit saan lang, kahit saan mo ilagay ito, basta malinis yung tubig ng mga ganito mo, okay na okay. Pero mas better kapag meron kang mga ganito, 4 liters to 7 liters to 10 liters, yung mga 1 liter, 1.5 liters. So mas better 'yon. Pero mga nagsasabing ano,
okay pa rin to guys, basta maintain mo lang yung tubig nila malinis yan. Ayan, tapos na tayong mag-jarring ng ating mga betta fish. Ayan, yung mga grizzle natin. So, etong dito, lipat natin sila dito. Ayan, dito. Tapos yung mga breeder natin, lalagay natin sa likod para mag-ano tayo, mag-pairing na tayo sa mga betta fish natin. Ayan, para i-breed natin sila. So, kaka-water change ko lang din dito sa mga breeders natin. Yan, kaka-water change ko lang sa kanila. Yan o. Yan. So, flaring muna natin sandali. Papakita ko lang sa inyo yung mga breeders natin na i-breed. Yan o. Yan. Meron tayong FCCP pa rin. Yan, maganda din yung linya na yun o. Papansin nyo yung mga kaudal niyan. Ako, malalaki yan. Kumbaga, parang hindi siya normal. Pang giant siya na mga tail. Ito, meron tayong crown tail dito na BOCT. Hakmon mascot. Ayan, sana mag-breed pa to, no? May na-breed na tayo nito, first and second batch. Kaso lang, konti lang talaga. Kasi nga, di natin masyado naalagaan nung time na yun na sobrang busy natin sa SK, sa office. So, ayan, meron tayong platinum white, FCCP, royal blue, tsaka FCCP ulit na orange base. So, orange base, yung dark base. Meron tayong grizzle, di mawawala yan. So, ito na yung anak. So, i-breed din natin to sa female na mama or parents nito. Ibabangga natin siya. So, ayun lang guys. Lilipat muna natin to. Tara. So, ayun. Lipat lang natin to. Natin dalawa kayang-kaya naman. Tara, let's go. Samahan nyo ako. Ayan, dito natin ilalagay yung mga breeders natin. Kukunin natin yung mga female. So, ito yung mga female natin guys. Pero kaka-water change ko lang din dito eh. So, ilalagay natin sa betta tank to or sa plastic jars or sa bote. Pwedeng-pwede na din yun. As long as malinis yung tubig niya. Yan o, yung mga breeder natin. Yan. Mga female yan. So, kaka-water change ko lang din yan. Marumi lang yung tignan yung tubig kasi yung paligid nag-dark na. Yan. So, dalhin na muna natin ito sa likod. Yung mga koy natin, oh. Yan. Sa bago, meron na yung butas yung ano natin, guys. So, budget na lang yung hinihintay. Yan, oh. Yan. Meron tayong, ano, A4000, tapos yung mga medias na lang din kulang dyan. Yan, malaki yan. Parang dalawang standard size na betta. Ay, na tank. 24 by 12 by 12. So, dalawang ganun. So, nasa magkano kayong gasto dyan sa ano guys, no? Sa mga medias. Yung mga lava ring, lava rock. So, mag-ipon lang muna tayo para meron tayong panglagay dyan. Para yung pad natin. So, malinis naman yan. Yan yung jubi natin. So, pero sana, soon, malalagyan din natin yan. Update ko kayo. Pero dito muna tayo sa mga breeders natin. Lipat natin sa likod para malipat natin yung yan, yung mga parapol natin sa mga bata. Pang bunot-bunot. Yan. So, dito din, may mga fry din tayo dito. Ito, halo-halo na din to guys. Di ko na alam kung ano to. Kaso lang, konti lang din. Pero okay na yan. Ito din guys, ready for jarring na din to. Nakapag-jar na ako dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Yan o. Yung mga breeders natin, mga male breeders. Yan. So, mamaya-maya kukunin natin yung mga female or next time na. So, ngayon, conditioning mo muna tayo separately ang male. So, kinocondition natin. And then, female condition ulit. So, another 3 days for pairing and conditioning. So, ganyan lang yung sikreto dyan, guys, para mag-success yung breeding yun sa makapaglabas ng mga itlog. Kasi yung iba, nagtatanong kung bakit daw yung female or yung male beta nila kinakain yung itlog. So guys, hindi yan kinakain. So, kinukuha lang yan ng male para ilagay sa bubble nest. So meron ding instant na kinakain ni male. It's because palagi nyo siyang tinitignan. So nai-stress yan, kaya kinakain yung itlog. So kapag nagbe-breeding kayo, huwag yung tignan palagi. Tapos pina-flashlightan. So yun, tips na din yun. Okay? So, hayaan na muna natin sila mag-pairing dyan. I mean, mag-flaring.
So, exercise lang muna. So, yun, baka sa buti ko na lang din ilalagay yung mga female. So, ilalagay ko lang dito. Yan. Diyan, ilalagay ko sa loob. Sa loob ng mga plastic jars na, na yan yung mga female beta. Yun. O, lalimbawa may female dyan. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Yan. Pero, bawasan nyo lang tong tubig dito, guys. Para hindi siya umapaw. Babawasan nyo lang. Adjust-adjust nyo lang. Yan. Okay na yan. As long as araw-araw kayo mag-water change and live foods. So, yan. Sana may tutulong kayo. Ngayon, tatakpan na natin. Tapos na silang ma-exercise. Sana all. Hingin natin, guys. Yan. Yan, natakpan na natin. Yun, oh. Silipat na natin sila dito. Yan. Yung lahat na to. Mga beta fish natin. Dito natin lalagay para makapagpili ng maayos yung mga bata na bubunot. Tapos na. Yan, tapos na, guys. Yan. Ngayon, ito na naman. Yan. Yung mga ganito natin, ililipat din natin doon. So, meron pa tayong mga plastic dyan. Yan. So, madami tayong reject. Pagkain ni CJ at ni Oscar. So, lagyan natin ng tubig packs. Pakain ko na yan ng ano? Ng Okiko. Yan, Okiko Platinum Head Hunter. Baka naman, Okiko. So, ito na naman, guys. Ililipat natin doon. Tara. Nating tanggalan ng tubig ng dumi. Yan, nabawasan na natin. So, ilalagyan natin, ilipat natin doon sa harap. Tara, let's go. Ito na yung mga ano natin. Yan, lalagyan natin ng tubig. Bantay ng tubig. Yan. Yan. Ganyan, guys. Diba? Basta malinis lang yung tubig nyo. Okay na yan. So, lalagyan ko muna lahat kaysa. Kasi mahirap yung video. So yan, guys, tapos na natin lagyan ng tubig, bagong tubig yung mga beta na fish natin. Yan, bagong ligo, bagong ligo na. So tapos na ditong kumain. So ang umagahan nila ay dapya moy na. Yan, tapos na yung kain yung mga yan, oh. So mamaya hapon mapapakain ulit tayo. So dito lang magtatapos sa ating vlog. So, yun lang nagtatapos, guys. So, maraming salamat sa panonood. If you like this video, please like, share, and subscribe. Comment naman kayo kung tagasan kayo. So, mamili din tayo kapag 1,000, ay, pag 100K followers na tayo sa TikTok. So, follow nyo din ako sa TikTok, guys. And, syempre, subscribe kayo sa YouTube channel natin. Dahil monetize na din tayo, hinihintay na lang natin ng 100,000 sa
TikTok, kapag nag 100,000 tayo, magpaparapol tayo. Madami-dami din to, guys. So, mamimili din tayo dyan. So, yun lang. Maraming salamat. Bye!